Hi guys. Hello. Gagawa ako ng ano ba 'yun? Tortang gulay. So, magpe-prepare ako ng mga gulay na paghahalu-haluin natin para maging torta siya o tinatawag na okoy. Ko na itong kalabasa. Meron akong carrots. Lalagyan ko din siya na meron ako dito cauliflower. Otang. Nandito ako kasi broccoli yung isa. Cauliflower. Tsaka meron ako ekolyo and cabbage. Ang laki. Pero hindi ko ito ubusin kasi ang laki naman sobra. Shadong malaki siya. Mga half lang. Ayan. Kamusta kayo dyan? Sa inyo yung ginagawa ko. Wait. Kasi magbaba lang ako. Wait lang. Papakita ko. Ayan siya. Wish ko lang kung mahala. Meron siyang dito. Mga ano. Yung ganyan. Kasi parang may dark siya. Ayan. Tatanggalin ko. Mamaya, kukugasan natin siya. Maganda itong gawin kasi mayroong mga hindi mahilig sa gulay. Pero pagka ginantog na kung ganito yung gulay, mga gulay, nakakain nila. Sinapay ko siya. Lalagay mo siya ng itlog, mga ganun. Mamaya, kukugasan muna natin siya bago natin siya hibain. Nalagay ko siya. Ayan! Ayan. Dito. Dito na yung mga binalatan ng kalabasa. Ayan. Diyan. Mamaya, kukugasan natin siya. Para malinis. Kukugasan kasi dito. Medyo malaki siya. Ush, tigas. Ayan. So, yung kalahati. Yung kalahati niya. Okay, nahati ko na siya. Ganyan. Ito, tatanggalin natin yung kasi may dito siya. So, kailangan natin tanggalin. Maganda yung kalabasa dito sa Saudi kasi tingnan nyo, ganito lang. Ganyan lang siya. Hindi siya yung masyadong maraming buko. So, usually kasi yung green, ano siya, buko siyang ganun. So, yung buto niya mas marami. Tsaka ito, yung dilaw na kalabasa. Parang mas maano siya, malagkit. Hindi siya masyadong matubig. Watery ba yun? Kaya meron pa yung mga gulay-gulay, pwede nyo gantuhin. Pero wag lang yung mga gulay na sobrang tutubig kapag may luto. Kasi parang hindi siya bagay. Sigasin lang natin ito kasi ito ang malaki. Sobrang laki nyo. Yun lang. Nakulog yung kutsi. So, ito na. Nahugasan ko na sila. Yan. Hiwain ko na. Let's start. O yan, choppy. Choppy. Ay, parang nabasa ako. Ito muna. Kailangan nyo hindi naman masyadong maliit pag hiniwa. Huwag masyadong maliit kasi pagka minix mo na sila, parang madudurog na pag maliit masyado yung paghiwa mo. Yes. Hindi na mahaba. Ito. Tama lang ito.
Actually, yung ganito, parang mahirap siya, mahirap siyang iwain. Kasi madami. Parang ano siya, nakakapagod. Pero dahil masarap naman na siya pag natapos. Ayan. Actually, ganito kami. Ayan. Kasi iwain ko siya naman. Ayan. Ayan, parang ganyan siya. Parang pang ano lang, pang pancit. Hindi naman masyadong required kung anong size siya o ano. Depende sa'yo. Kung saan ka madadalian ng paghiwa, ganun. Hindi naman siya complicated. Lakit ko ng konti. Tara, kita. Bako. Gandang background. Ang gano'n. Ang gano'n yung background ko. Ingat kayo sa pag-ano ng kutsilo kasi makamahiwa yung pangayon. Kung may sugo. Pero hindi ko sa kutsilo dahil sa kutsilo. Nagugas ako ng plastic. Yung parang tapawar siya pero medyo matalas yung ligit. Nagiwa yung pangayon. Variety of colors. May orange, may yellow, may green, may white. Ang color white. Ano ba ito naman ba? Tama lang siya. Pinanggap ko sa mga. Kasing focus. Di ba? May Tagalog na English, may salita ng ibang provincia. Pero may mga gulay o bagay na kung ano yung ako nila. Ewan kita. Di ba? Kalabasa. Ito na siya. Medyo malaki siya. Ouch. Yes! Nakala yung bit na yung chico. Mas maraming kalabasa nga pala. Mas maganda. Kasi yung kalabasa may vitamins pampalino ng mata. Kaya mas maganda yung maraming kalabasa. Lalo na pag napakainin niyo yung mga chicken. Kalabasa. Ouch. Ouch. Ayan. Hirap nga lang siyang kumain. Kasi parang siksik na siksik siya. So, tingnan niyo. Kahit ano naman sukat na ito. Mga maliliit. Medyo may habang. Pero huwag lang yung masyadong manipis. Kasi pag kinalo natin mamaya, baka maganda durug-durug na siya. So, sakto naman. Haba nito. Hindi naman, ano, kung masyadong maiksi siya, medyo kapalan niya ng konti kapag hindi. Medyo marami-rami itong kalabasa, kaya medyo tagal natin siya hisiwa in. Madali lang naman siya. Hindi naman siya complicated. Yun na yung hiwa. Okay. So easy. Kasi pag nagtagal naman niya or bukas, sarap siya. Ganito, mas madaling pang lumaki. Ang kalabasa, hindi ako tiwain. Ito maliit ng chili. Sandali, ito alamat. Pero hindi natin siya makakulungan. Halagang hindi siya. Ang okay lang. Gusto mo tama siya. Ang tama siya sa akin. Pwede mong patungin lang ng paghiwa. Ganyan. Kasi pag dito sa maliit, isang kaso lang dito. Pwede tatlo. Sigot ang hiwa ganun. Patungin mo. Wala nga ako, abutin ako ng mga 48 years. Papayat na ako nung hindi na ako makakakain nun eh. Kasi 48 years yun. Ito, masarap tong ganito kasi kahit hindi ka magkanin. Masarap siya. Nakakapuso. Yan. Okay. O diba, mas mabilis. So wait lang. Kasi boring mo. Kain tayo pa. Okay. Ito naman, dapat manipis lang. Kasi masagawa naman siya pag so, malalaki ang hiwa niya, hindi siya flat. Kasi diba yung torta pang pabilog lang siya ng lang. Pag ito, ganito mo nilagay, bilog-bilog. Siyempre, yung sabuhay niya siya malulog to. Kaya dapat ganito siya, ganyan. Kaya ano kayo, ganyan manipis. See?
marami kang magagawa pa na ganito. Hinihiwam na lahat ng gulay. Tapos pinagsama-sama na. Parang kayong mapakainin ng buong barangay. Char. Advice ko din sa mga nang feeding program. Gawa kayo nito, promise. Marami kayong magluto. Maraming makakakain. Mahirap nga lang magluwa. Pero kiri mo. Siya, hindi mo siya magluto lahat. Ilagay mo lang siya sa rep. Kinabukasan or the next day, pwede pa rin. Pwede mo pa rin lutuin. Huwag na makakabot ng linggo. Kasi grabe yung tagal na ng baka. Hindi na okay yung lasa niya. So next, ito naman. Ang hihiwain natin. Charap. Kain tayo, Mr. Chips. Ang sarap to, may kape. Hindi ko alam kung bakit. Pag kumakain ako ng Mr. Chips, gusto ko yung partner, kape. Yan, kape. Kaya lang, pag uminom ako ng kape, aantokin na ako agad. Sa di ko rin alam kung anong kadahilanan. Hindi ko alam kung dahil matababa ko. Or what. Yan. Hindi pa rin ganito ng kanipis kasi. Yan, ganyan lang guys, kanipis. Yan. Yan. Balik tayo sa kape. Iniinom ako ng kape. Pagkatapos ko uminom ng kape, antok na antok ako. Yung iba, ayaw nila umiinom ng kape kasi sabi nila hindi sila makakatulog. Pero ako kasi, baliktad. Kapag hindi ako nakakatulog, iinom ako ng kape. Para antokin ako. Siguro kasi nasanay na. Ang bata kasi ako. Mahirap yung pambili ng batas. So, meron lang kami kape. Chips. Oo, promise. Siyempre, ito mahirap pa naman. Nakapambili ng batas. Mahirap. So, ang kape namin nun, hindi kaping ano, yung mess kape. Hindi ganun. Ang kape namin, alam niyo yung ano, yung bigas. Naririnig niya naman ako, diba? Alam niyo yung bigas. Yung lola ko, ang ginagawa niya sa bigas, isasangag niya hanggang sa masunog. Ang tawag doon, tinutong na bigas. Tapos, papakuloyin yun, gagawing kape. Ganun yung mga kape sa probinsya. Yung iba may mais, yung iba, ganun bigas. Sabi nila, mas maganda pa yung kesa sa mga decaf na kape. Kasi, ano total? Hindi ko rin alam kung ano ito pa. Basta ganun yung iniinom ko lang. Bata pa ako nun. 7. Basta kahit nung bata ako kasi, hate na hate ko talaga yung gatas. Kaya siguro hindi ako panantay. Kasi ayoko ng gatas, masusupatan ko. Kasi dati mura din naman yung gatas. Pero nasusuka nga ako. Kaya mas gusto ko, ginagawa ng tulak sa akin. Yung kape. Tinutong. Pero magdun sa nung lumaki ako. Eh, hindi. Tumanda lang ako. Hindi ako lumaki. Ganun pa rin ako palagi. Tumanda ako. Tapos tumaba na din ako. Kala yung kape ko. Kape ng kape ng kape. Pero hindi na yung ano. Bigas na kape. Ibang kape na. Pero dahil nga ganun, tuloy-tuloy yung pag-inom ko ng kape. Siguro kaya nasanay na yung katawan ko. Kaya, kapag umiinom ako ng kape, ano na siya? Yung, kapag umiinom ako ng kape, naantok ako. Naantok na ako pag ganun. Kahit sa work, kapag umiinom ako ng kape, usually pinipili kong time uminom ng kape kapag wala kaming client. Kasi, ang hirap ko yung magtrabaho ng inaantok. Ano na ako yung mga ginagawa ko. Usually, nag-eyelash extension, mga ganun. Tapos, aantokin ako. Ang hirap. O, ayan, diba? Ang dami ko na. So, ayun na. Kaya gusto ko makapay, pero mayroon. Kasi baka hindi ko matapos kung ano ko, hinihiwa. Aantokin ako ngayon. Pero masarap talaga yung partner ko. Masarap talaga yung soft drink. Kaya ano, syempre masama. Masama yung soft drink. Kung masama yung kape, sobrang kape. Mas masama yung soft drink kape.
yung masamang soft drinks, kapag may soft drinks, pero pag sobra, yun yung masama. Lahat ng sobra. Hindi soft drinks, kahit sa ibang bagay, kahit sa love, pag sobrang love, masama. Charot. Oo, minsan sobra. Sobrang love. Minsan nakakagawa ng mga bagay na hindi maganda. Bayan, gulay lang ginagawa ko, napunta na ako sa ano, love. Shout out sa mga ano, we love dyan. Okay? Ito ang gulay-hiwa. Hindi ko na uubos yung pagbasa. Dahil pang hiwain. Kaya kering yan. Okay? Ito na, hiwa ko na. Hiwa ko na silang lahat. Hiwa, ang dami. Ayan. So, tapos ang hiwain. Hihiwa naman ako na. Ito, ilang dito. Tapos. Dalawa na lagay ko kasi maganda. Ito na siya. Ayan na. Nandiyan na yung sibuyas at saka yung bawang. Minix ko na siya. Lalagyan ko siya ng itlog. Talaga ako ng paminta. Depende kung gano'n gusto ko dami yung nasa ng paminta. Talaga ako siya ng asin. Pero dapat tansyahin mo kasi baka maagas. At sakto lang. Sa hindi ko na sorry. Halo. Halo. Maglalagay na ako na. Halo. Tubig. Ito naman ng sobrang dami. Dapat tamo lang. Sikot na tayo ng shallow. Siya may lola. Hali-hali-hali. Diba, nilalagyan ko ng hipon. Pero dahil wala akong hipon. Pwede na. Ganito lang. Siya hanggang sa mag-absorb yung harina. Ang pangat yung gloves kasi yung duwag. Kasi yung gloves ko kanina ng tubig. Okay. So pag ganito ang itsura, ibig sabihin kulang pa yung harina niya. Dapat ko lang pangat. Sila yung nangyayari siya. Kaya ganun. Sorry talaga marami kang gagamit ng harina dito kasi ano nga siya, marami. Tapos ang harina ulit. Hanggang sa lumapit na siya. So, ito na guys, yung hinahanap nating texture niya. Na-mix ko na siya. Ayan, parang siyang medyo creamy. Ayan, pwede na natin iluto. Ready na siya. Okay? Ganyan dapat yung texture. Tapos natikman ko na siya. Hindi naman siya maalat. Ganun. Kailangan tama lang yung alat niya.
Ayan siya. Ready to cook na. Mamaya isasali natin siya kasi medyo makalat yung lagay niya. Ayan, pwede ako ng mantika. Yung apoy niya, hindi naman masyadong taas. Pag mainit na yung mantika, pwede nyo nang isa lang. Pwede nyo nang iligay. Okay? Kailangan hindi masyadong makapal. Ganyan. Tapos, i-spread yung ganun kasi para hindi siya makapal. Kasi usually pag makapal yan, yung kadalasan yung gitna, ilaw. Kaya kailangan, tama lang yung ano. Yung pagkakaplat niya. Ganyan, ganyan. Atayin nyo. Ayan. Tapos antayin nyo lang siyang mag-golden brown. Para ano, maganda yung pagkakaplat. Wait lang tayo ng mga 2 minutes, mga ganun. Check natin kung pwede na siyang baliktarin. Ayan. Pag nakita nyo lang medyo buo na siya, pwede na yung baliktarin. Ayan. Ganto na siya ka golden brown. Ayan, nakita nyo pati sa kabila. Ayan, okay na yan. Luto na yan, ibig sabihin. So, kuha tayo na strainer. Ito. Dito natin siya ilalagay. Para tumulo yung kanyang mantika. Ayan, ganyan. Ganda. Crispy. Tortang gulay. So, eto na nga guys. Tapos na ako na magluto. Eto na yung naluto ko. Tadaan! Crispy na siya. Crispy vegetables na siya. Tapos meron ako sawsawan. Yan. May sibuyas, may supa, may sili, may paminta, may tulok. Tikman na natin kung masarap. Kain tayo. Hagardos na ako. Ang hirap kasi lutuin. Hindi naman pala madali lang. Tikman natin kung masarap. Sasawsaw mo dito, ganyan. Tapos, kain. Masarap. Tama lang yung asin. Yung mga ingredients. Tapos, pag sinawsa mo siya dito sa suka. Suka niya. Ayan. Hindi naman siya masyadong maanghang. Sakto lang. Pag ginahin mo to kahit wala kang kanin, mabubusog ka. Kasi nga, mga gulay siya. Kaya, mabilis makabusog. Lutong. Kain.
yung sawsawa niya masim-masim na manamis-namis na maanghang. Ay, nahulog. Tapos may sibuyas. Sarap. Kung gusto niyo malaman kung ano yung sekreto ng pagiging mataba, ganito. Kumain ka lang. Pero yung tama lang din. Huwag sobra. Kasi hindi maganda pag sobra talaga. Ito ay mukbang torta. Torta na gulay. Mukbang. Namamakas yung boses ko. Ang lamig kasi dito. Nagluto ako sa labas. Ang lamig. Kaya yung boses ko parang ano, namamakas. Hindi naman ako singer. Pakita ko. Kain ka. Sarap. Sarap. Kinakain ko. Ayan. Baba akong konti. Ayan. Ang sisinig nyo. Ang lutong, di ba? Sarap. Sarap kaya kumain nito. Masarap na healthy pa.
sarap dito kung may kanin. Pero, kahit wala, mabubusog ka na. Masarap yung may mga sibuyas, you know, yung mga sibuyas. May sili. Ang ilang. Alam mo yung maasim na malamis na miss na basta. So guys, kung gusto nyo rin matikman yung ganito, madali lang gawin. Bilayin nyo lang yung ginawa ko. At i-prepare nyo yung sasawa na ganito. Sigurado magugustuhan nyo. Okay? So, ang dami nito. Kung gusto nyo, kung gusto nyo yung ginawa kong video, like nyo lang, i-share, at pakicomment sa baba. Kung ano pa yung mga simple menu na hindi naman masyadong pang-share. Ano kung bakit yung menu na pwede kong gawin. Okay na. Pero ito, try niya talaga itong masarap. At healthy pa. Masarap na healthy pa. Okay? Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo. Kagaya ko nag-enjoy. Sa pagkain niya ito. Masarap. Okay. Hanggang sa susunod ng mga video. Kita-kits. God bless. And hope you safe all. Bye-bye.